video po na ito ay isinalin ko sa Tagalog para maintindihan po ng aking number one fan, ang aking nanay, si Bidang, ang nanay kong napakaganda. Magandang araw! Ngayon nakikita nyo na pinipress ko yung mousepad na natanggap ko noong nakaraang nag-unbox ako ng video. Dito makikita nyo na hindi maganda yung resulta nung pagkakasublimate nung mousepad. Hindi ako natuwa sa resulta kaya hindi ko ito gagamitin at ibebenta kasi hindi siya maganda. At saka yung amoy ng rubber, amoy na amoy, ang sakit sa ulo. Nag-decide din akong palitan ang aking logo. Kung makikita nyo sa mga nakaraang videos, ang ginagamit ko ay green na may nakalagay na 12-2 designs. Ngayon, ang ginawa ko is ginamit ko yung picture or yung drawing ng aking aso, tapos nilagyan ko siya ng tropical feel. Ang drawing na yan ay gawa ng pamangkin ko. Pinadraw ko sa kanya yung aso ko, si Peppermint. At sa design na yan, nagprint ako ng mga ilang piraso kasi ang plano ko dyan is yung first 20 na o-order sa website ko, ipamimigay ko yan as freebies. It's going to be my first time to use my heat press. So, let's do this. But I'm going to use this design that I just printed here. And I'm going to get one of my bags. It's one of these bags. Oh, I need to turn it on. First time kong mag-heat press. Okay, what I'll do now is I'm just going to press it so to relax the fabric. Ipipress ko lang para lang ma-relax yung fabric. At saka pag nilapat ko yung design, pantay siya. So big with your pie. Okay. Po yung asawa ko at pinapacheck niya yung pie na ginagawa ng anak ko. Sa totoo lang, nage-enjoy ako sa paggawa nito. Okay, let's see. Ayan na! Dahan-dahan. Ay, pwede na lang. Ang ganda. Itong project na to is nag-try ako mag-sublimate ng isa sa mga mugs na nakuha ko last time pero hindi maganda ang resulta. Tignan nyo naman, dumikit yung papel sa tasa. Good morning! Happy Saturday! Well, today is Saturday and
And yes, I have the whole day to, well, not exactly the whole day, but I have plenty of time today to do some projects. I'm today going to make few projects, and I'm going to take you along with me. Ito, gagawin ko yung stickers at saka gagawin ko rin yung mga name tags na gagamitin namin sa aming organization sa church. Ang una kong ginawa ay nilapat ko yung actual na name tag sa Cricut mat para alam ko talaga yung size niya. Tapos, sa Cricut design, doon ko nilagay ang eksaktong sukat ng yung name tag. Tapos dinesign ko lang, nilagay ko yung logo na gamit namin, tapos yung kulay at kung ano-ano pa, nilagyan ko rin ng pangalan. Yung aming Filipino community, St. Michael Parish, at dito kami sa Livermore, Carlet, California, at saka yung mga Filipino community dito sa aming parish is very involved. At kami ring mag-anak, very involved kami, not just sa Filipino community, pero sa church itself. Yung pari namin, mga Pinoy din, kaya it's like being home, away from home. Para i-prepare yung mga name tags, yung sublimation name tag, meron siyang film sa taas, may plastic. So, kailangan yung tanggalin para lumapat yung sublimation ink. Tapos, pag nilagay mo yung pangalan, kailangan mo ring i-tape yung heat-resistant tape para maging secured yung mismong pattern. Kasi pag hindi mo siya sinecure, pag inano mo siya, pag hinit-press mo siya, gagalaw yon, so hindi siya magiging clean at kailangan mong umulit talaga. Pagkatapos kong pinrepare to, ang gagawin ko is ilalapat ko yung mga tags sa mat para i-prepare for heat press. Hindi ko siya iniisa-isa kasi pag iniisa-isa, aksayado sa kuryente, tapos ang tagal-tagal. So, ginagawa ko ganyan para yung sa gitna ng mat, ilalagay ko yung mga kasya, tapos i-press ko siya. Pag natapos na, make sure na mag-gloves kayo or guantes para sa maiinit yung heat-resistant gloves kasi ang init talaga niyan. Ang susunod na design ay para sa sweatshirt na gagawin ko. Ang theme nito ay ninja pero may i-incorporate ako na design later on na gagawin ko rin. Ito ang latest drawing ng anak ko kaya excited din akong gawin ito. Sa project na ito, hindi ako gumamit ng sublimation paper or hindi ako gagamit ng sublimation ink. Ang gagamitin ko is printable vinyl because ang gagamitin kong sweatshirt is dark color. Kasi yung sublimation, effective lang siya pag light color yung mga shirts or yung materials na gagamitin. Mapapansin nyo rin na inuulit-ulit ko kasi gusto kong maglagay sa isang papel ng maraming images para makatipid ng papel, di ba? Kasi gagamitin ko rin naman yung mga images. So, ilalagay ko na siya sa isang papel para hindi sayang yung space. Kung pwede naman sa isang papel, di ba? Kung gagamitin naman, why not do that para makatipid? Ang hirap kaya ng buhay, no? Tapos, bibili ka pa ng maraming papel. Tapos, ipiprint mo lang. Katiting lang. Sayang. Sa mga designs na diretso lang, walang mga intricate cuts,
Ang ginagawa ko na lang is ginugupit. Hindi ko na ginagamit yung Cricut machine ko kasi mas mabilis kaysa sa mag-setup pa ako ng Cricut at makakatipid pa ako sa kuryente. Itong susunod na design naman na gagawin ko ay yung sinasabi ko kanina na i-incorporate ko dun sa ninja design. Ang theme ay being kind is cool. Kasi sa panahon ngayon, 'di ba, lalo na yung mga kabataan, minsan nakakalimutan nila yung mga turo sa atin ng ating mga magulang na maging kind sa bawat isa. Habang ginagawa ko to, sana naman maging kind kayo to like, subscribe, and click that notification bell sa aking YouTube channel. Going back dun sa sinasabi ko kanina na being kind is cool, diba totoo naman yon? Pag mabait ka, nagiging maganda yung aura mo, nagiging cool ka. Imbes na maging bad boy or bad person ka, why not be a kind person, di ba? Hindi lang naman ito para sa mga bata, para rin to sa atin na matatanda na. At kahit na matanda tayo or may edad na, akala natin is tayo yung laging tama, di ba? Minsan matuto rin tayong makinig at matuto rin tayong maging mabait. So ito, ang ginagawa ko dito is nilalapat ko na yung design dun sa sweater. Actually, pinrit ko na yung vinyl tapos yung isa, tinastas ko na rin yung backing niya. Ang makikita nyo rin dito na pinipress ko na yung design. Ang heat nito ay 350 for 50 seconds. Pero inuulit-ulit ko kasi naninigurado ako na didikit yung vinyl. Although, alam ko naman na didikit siya. Naninigurado lang talaga ako kasi ginamit ko na to before at okay naman siya. Kaya ayan, pag hahawakan, konti-konti lang kasi mainit siya, okay? So dito makikita nyo na sinep-separate ko yung vinyl itself tsaka yung from its backing. Yung backing is yung nag-stabilize sa shape ng vinyl pag piniprint mo siya. Dahan-dahan lang para hindi mapunit. I never experienced na mapunit siya, pero alam mo naman, sigurista ako. At sayang kung napunit, di ba? Magkano din yon? So, kailangan dahan-dahan lang. Okay lang pag makita mong mag-stretch yung vinyl itself. Pag nilapat mo naman yan sa damit at pinrest mo, magiging okay siya. Nilalapat ko na siya ngayon sa sweatshirt, yung design, right side up. At nakalimutan kong banggitin kanina, pag ipiprint nyo yung design dito sa particular vinyl na to, kailangan regular printing lang. Hindi kailangan naka-mirror on or kailangan yung ibaligtad ang design. Kasi yung ano mismo, yung design mismo is mapiprint at yun na yung ilalatag nyo dun sa material nyo. Kaya huwag yung gagamitan ang mirror on. Print as is lang. At sa particular vinyl na to, hindi nyo kailangan na may heat press. Pwede nyong gamitin ang regular na plancha nyo. Hindi nyo kailangan gumastos sa heat press. Naninirkurado na naman ako at inuulit-ulit ko yung pag-press. Ito na yung finished product. Kung makikita nyo yung design, stretchable pa rin siya. Hindi yung stiff at matigas. Kaya okay na okay itong vinyl na to. Highly recommended ko. Ay, Saturday, ang dami kong nagawa. Nakagawa ako ng stickers, mga bagong t-shirts, mga bagong design. Pero ito yung Sabado before Valentine's Day. Kaya ang ginawa namin, after that long day, lumabas kaming mag-anak at kumain sa labas.
kahit sandali lang para i-celebrate ang Valentine's Day. Maraming salamat sa panonood at remember po mag-like, subscribe at click that notification bell dito sa aking YouTube channel. Bye!